Kung may panggas ka naman eh, sabi nga nila, wala naman daw malakas sa gas sa taong may panggas, so... Greetings and welcome sa aking YouTube channel. Guys, maiksing video lang to, may share lang ako sa inyong tatlong bagay. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa aking mga new subscribers sa kayong mga viewers na nanonood sa channel ko. Guys, maraming salamat. Lalo na para sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. I really appreciate your support, guys. Number 2, i-share ko lang sa inyo yung average fuel consumption nitong FD pag pinaghalo yung city driving sa kakonting long ride. Kasi kung hindi nyo alam, kakagaling ko na sa Tagaytay. Lagay ko yung link dito para mapanood yung mini road trip. So, nagpa full tank ako as always. Tapos yung kalahati nung full tank na yun, nagamit ko siya for city driving lang purely. And then yung remaining kalahati, yun yung ginamit ko pamunta sa Tagaytay. Medyo na traffic din ako ng konti doon. Tapos pabalik, may konting traffic din. So, samahan nyo ako magpagas. Tapos, tingnan natin kung ilan ba yung average fuel consumption ng Civic FD pag pinanghalong city driving sa kalong ride. Tara! Share ko lang sa inyo, guys. Mula sa full tank, ngayon ang naitakbo natin ay 222.2 kilometers. Tapos may natitira pa tayong 4 bars. So anyway, andito tayo ngayon sa tambay ng mga naka Civic FD gasoline station. Wow, ganda ng focus, hindi makita. Teka lang, ayusin natin. Ayun. So window number 8 tayo, guys. Yan, window number 8 tuloy. Basta yung pump tank number 8. So like I said, pinaghalo to ng pure city driving saka long drive na may konting traffic. At least masishare ko sa inyo kung ano ba talaga yung average real life fuel consumption ng Honda Civic FD. Ayan, makita natin, nag-stop siya sa 32.74. Tulad nung dating shinare ko sa inyo kung paano mag-compute manually ng average fuel consumption, lagay ko dito yung link para just in case gusto nyo yung panoorin. Yun yung gagawin natin ngayon. Again, ayan, 222.2. Pero kung mapapansin natin, minsan ganyan na sa FD eh. Pero full tank naman yan, nag-automatic. So, ayan na natin yan. Basta nagpa-full tank automatic yan. 222.2 divided by 32.74. So, i-reset lang natin ulit para, yan, para mamonitor natin ulit. So ayun, nakuha natin yung sagot, 6.7 kilometers per liter, halo. Well, to be fair, siguro medyo nasa hindi ako nagtitipid masyado mode niyan. Kasi syempre minsan, madalas, naka-park ako, may naantay, pero naka-on yung makina, naka-on yung aircon. Syempre dagdag yun sa konsumo ng gas. Kasi syempre hindi ka naman umaandar, pero syempre patuloy yung kain mo ng gas. But anyway, yun nga, 6.7 kilometers, so like I said, average 5 to 6. Swerte ka na maka 7. Iba na lang siguro kung talagang purely long drive yung ginagawa mo, yung walang ka traffic. Pero mix yan, 5 to 6. Medyo pabago-bago yung weather. Kanina makulimlim, umulan. Ngayon naman medyo maaraw ng konti. So ginrab ko na yung opportunity para magpa-car wash. Tapos edi syempre, andito na tayo sa last part. Dito sa part 3, first time ko itong gagawin, pero ang gagawin natin ngayon dito sa part 3, babasahin ko yung mga comment section dun sa mga previous post ko regarding the 5 things that I love and the 5 things that I hate about the Honda Civic FD. So, tingnan natin at tatry ko rin sagutin yung mga tanong nyo dito. So, unang-una, galing kay Sir Zillianari TM. Sabi niya, "The only thing I hate on my FD is fuel consumption. Malakas humigop ng gas sa traffic. Masakit sa bulsa, especially I'm still a student." Dun sa isang vlog na ginawa ko tungkol nga sa city driving ng FD, oo, mga malakas talaga, 5 to 6 pag city driving, lalo pag traffic. So, isa yan sa maraming nagtatanong eh. Bago ka bumili ng FD, maraming nagtatanong sa mga forum, sa mga Facebook group kung malakas pa sa gas. And yes, isang Civic FD sa malakas sa gas. Kasi ano ba yung 5 to 6? Para ka naka Lancer Evo nun eh, na may turbo yon, taas yung horsepower, malakas. Yun, mga 5 to 6 yun. 4 to 5 siguro, ganun. Pero, para sa regular economy car supposedly,
daily use, medyo nandun tayo sa matakaw na side ang Civic FD. Next naman, galing kay Sir Mark Vince Mendoza. Sir, may balak ka pong install ng exhaust? As of now, wala pa, sir. Wala pa. Narindi na ako eh, kasi dati for the past 7 years or more, naka-open pipe, naka-muffler ako sa aking sasakyan, sa EK ko. Yung isang EK ko, naka-stock muffler. Tapos yung isang EK ko kasi, tinaray ko iba-iba, naka-spoon N1 style ako, tapos nag-chambered. You know, during the days, masayang gamitin, natutuwa ako. Pero ngayon, medyo na-enjoy ko yung katahimikan. Sabi naman ni Sir Kisser Gafood, hopefully makuha ko na yung FD ko this month. First car, excited na me. Congrats, sir. Bilitan nyo kami pagka nakuha mo na yung FD mo. Enjoy your first car. Ingat sa pagdadrive. Kung gusto mo, panoorin mo rin tong link ko na to. Baka, you know, tips para sa mga new driver. Baka sakali makatulong lang. Tuloy natin kay Miss Aina Reyes. Takit sa FD mo, bro. Sa sunod na GT ng FD Black. Hi Miss Aina, alam ko sa team FD Black din to, FD Black PH. Kita-kit soon. See you. Kay Sir Jeric De La Cruz, gusto ko na ibenta city ko at bumili ng FD. Pag-isipan nyo, sir. mag-iba kasi yung FD saka city. Okay, may Civic saka city ever since naman, kaya nga may ibang model sila, so to speak, ano. Yung pinsan ko kasi kakakuha lang niya ng city last month. Maganda eh, maganda yung city. Lalo na yung bago ngayon, ano siya eh, tipid sa gas. Kung hindi ako nagkakamali, baka nasa 10 to 12 yung average ng city driving. So tipid nun sa gas. Kung nasanay, actually even before pala, yung mga lumang city, yung mga, ano ba tawag yun, type Z ba yun? Sobrang tipid nun sa gas. Kung ako kasi parang pag sinabi sa akin, ano, pag sinabi sa akin city, ang nasa connotation agad ng utak ko kasi matipid siya sa gas. So pag ikaw nasanay ka doon sa ganung klaseng katipira ng gas, tapos bigla kang tumalon sa Civic, lalo na FD, baka medyo manibago kayo, sir, sa fuel consumption niya. So depende, kung di mo naman masyadong ginagamit or kung may panggas ka naman, sabi nga nila wala naman daw malakas sa gas sa taong may panggas. So update nyo kami, sir, kung kumuha kayo ng FD. Next, kay Sir Bal Mupa. Sana magkaroon din ng dark gray group ang FD. Huhu, konti lang namin. Haha. Si Sir Bal, naalala ko ito eh. Parang kumuha yata siya nung FD na octagon taillight na rin. Tapos yung kulay, yung parang gray metallic. Ano na din? Kalimutan ko tawag, yung parang gunmetal. Well, oo nga, napansin ko kasi sa FD Club, no, meron tayong mga red, tapos meron din yung black PH. Kung wala pa, sir, tayo ka. Baka sakaling, di ba, ikaw na magpasimuno. Okay, next tayo ngayon kay Sir Hongski Vlog. Nice Honda Civic, bro. Pwede ko ba feature yan? Oo naman. PM mo ko, usap tayo. Galing naman kay Sir Nicholas Biraugo. Hope I'm pronouncing that correctly. Have an Altis 2013 manual transmission. Would you recommend the FD as a first Honda? Never owned a Honda before. Mas may cool factor kasi ang Honda compared to Toyota. Wow! Stop right there! Iwas tayo sa mga brand war. Ako kasi personally, para sa akin, lahat naman ng mga brands, may mga sarili-sarili silang cool factor. Never akong nagkaroon ng bias sa certain brand. Actually, sa bahay ngayon, meron doong Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero, Nissan, tawag dito, yung pickup, nakalimutan ko, yun, Nissan Navara. Tapos, may Juke, saka yung City nga, no? Lahat sila, I mean, for me, they are different, okay? So, number one, wala ako sa brand. Hindi ako partial sa brand. Kasi Toyota, for example, nasa kanila yung Supra. Yung old school, no? Yung bagong Supra kasi makin ng BMW, pero ibang topic yon. So, and again, wala akong partiality when it comes to brand. There's even such a word. Next, sa tanong nyo, sir, Altis papunta sa FD. Yung 2013 na Altis saka FD, actually medyo, you know, medyo magkalaban, I guess. So, preference lang, sir. Depende sa preference nyo. Yun. Next, kay Sir Adventure. Talagang bibili na ako. Balitaan mo ako, bro, pag nakabili ka na.
Anyway, yun lang muna. Huwag muna natin masyadong pahabain kasi like I said nga dun sa beginning, short video lang to. Try lang natin, di ba? Ngayon, kung nag-enjoy kayo sa ganitong klaseng video, di ba like naman dyan. Kung may mga tanong kayo or may mga gusto kayong i-shoutout, iwan nyo sa comment dito. Babasahin ko rin yan. Tapos tingnan natin, malay nyo, in the near future, gawa natin ng parang ganitong segment ulit kung saan binabasa ko yung mga comments nyo. So, yun lang muna for now, guys. Signing out and see you on our next vlog. Andiyan pa pala kayo? Sige, samahan niyo ako. Maglilibot-libot lang tayo. Enjoy natin yung sunset habang may araw pa. Kasi, hirap na maghirap ng araw ngayon. Parang laging tag-ulan. So, yeah. Gusto niyo sumama? Tara, tingin-tingin tayo. So, abang-abang lang tayo dito ng sunset. Naalala ko, may mga kaibigan pala ako dyan nagtatanong kung ano yung tripod na ginagamit ko eh. Ito, share ko sa inyo yung tripod na ginagamit ko. Ayan, si tripod. Anyway, yun na lang muna siguro. Bale guys, okay magala. Nag-iipon ako ng tripod na dinidikit sa suction mount, yung nakasuction mga sasakyan. Konting ipon pa, makakabili na tayo nun para pag, you know, sa mga future vlogs natin, mas madali nang i-mount kasi ito kasi hindi ito nadidikit eh. Anyway, see you!